Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasama rin sa mga pagkakamaling nagagawa ng isang taong nagsasagawa ng sala sa masjid ay yaong pumupunta siya sa masjid na may daladala siyang mabahong amoy sa hininga, sa katawan, at saka sa damit niya o di kay sa medyas niya. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay katotohanan na ipinagbawal niya sa kanyang hadith na huwag kang pumunta ng masjid. Huwag mong lapitan ng masjid na ikaw ay kumain ng sibuyas, ikaw ay kumain ng sibuyas at bawang dahil ito ay umaamoy. Sapagkat ang mga malaika ay nakakadisturbo sa kanila ang ganitong amoy sa loob ng masjid. Tayyip. Kaya kung ano ang nakakadisturbo sa mga Banu Adam, mga angkan ni Adan, mga tao ay nakakadisturbo rin ito sa mga malaika. Subhanallah. So ano ang dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin bago ka pumunta ng masjid, mag-toothbrush ka muna nang sa gayon matanggal yung amoy sa iyong bibig. Subhanallah. Tayyip. At saka, kung ikaw may damit kang nangangamoy at ilang araw mo nang suot-suot at hindi mo na pinalitan, nangangamoy na ang iyong damit dahil hindi mo nilabhan, magpalit ka ng iyong damit. Tayyip. At kung ikaw naman nangangamoy na ang iyong katawan, maligo ka. Tayyip. Gayon din ang medyas mo kung nangangamoy ang iyong medyas na ginamit mo sa pagdarasal, ng paulit-ulit mong ginagamit sa iyong sapatos, palitan mo. Dahil hindi maaaring pumunta ng masjid ang isang taong may daladala siyang hindi magandang amoy dahil ito ay nakaka-disturb sa mga malaika at sa mga nagsasala. Jazakallah khairan. Ito ay isang pagkakamali ng isang Muslim kaya dapat nating itama. At idagdag mo na rin magpabangka. Gumamit ka ng perfume. Tayyip. Dahil ito ay sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.